Tama yan, tay. Masyado kasi itong mga artista na to, eh. Kaya nga. Bayad ako tuloy. Hindi ako binabayaran. Daldal kayo ng daldal. Wala naman, alam ninyo, wala namang income. Kaya nga. So, sino pinaparinggan ninyo? Sino pina... Yung trying to be smart elect. Yan. Sa gobernament. Do not compete. Me because you are not a lawyer. And a lot of you do not know your law. Okay, sabi ko ako, fiscal ako, 8 years ako nagtatrial. Lahat, anong kaso, rape, murder, police, pinatay, police nagpatay. So, huwag kayong mag-compete sa, kasi may kulang eh. Tapos yung kulang ninyo, I will supply it, and then may ma-insult kayo. So, next time, look for a valid issue. Kung yan, basta may sinabi ka, lalo na yung favorite na the extra judicial debt, lukso ka agad, maraming magsalita. Para lang magkasalita. Tama. Wala namang ginagawa. Tama. At hindi naman nagawa. Tama. Nung nandoon kayo. Let us take this problem one at a time. Ngayon itong buwan na ito, tutok lang tayo dito. Meron yung one naka-program for the next month. Pero kung gamitin ko yan ngayon at wala akong makuha, sa pagdating ng next month, sana kukuha. E sabihin na Kongreso, binigyan ka na nga namin ng bilyon-bilyon. Yan ang bilyon-bilyon. Ang ginastos naman sabi ko. At yung mga tao na humahawak. Mga military yan. Military na nakita ko eh mayor na may prinsipyo. So, buwan-buwan lang tayo, ha? We are also trying to perfect this. Kung gusto lang natin, pero buhay siya kasi ganun. Gusto ko bigyan yung poorest of the poor, which is the popular cliche or politician. Nandiyan kami sa inyo, sa inyong poorest of the poor. But tignan mo, nandiyan na sa pwesto. Poorest of the poor. Kayang panahon nila. Kita naman. Ano ginawa? Ano ginawa? Nasa gobyerno, itong madadala. Nasa gobyerno na ito. O nag-suporta ng gobyerno na ito. Dating naman. Ngayon tapos, marinigan, ano dito, nagpapaiwan mo yung House Duterte, patayin si Duterte. Ito si, narinig, mabuti na lang nandyan si Attorney Pamatong. Sabi niya, dyan sa Facebook,
he declared himself that I am the duly elected president of the Republic of the Philippines. Oo nga, napanood ko yan. I am ordering the military to arrest Duterte and to tinanong ako ng staff director. Anong sabi mo sa sinabi ni Pumato? Sabi ko, tama siya. Tama talaga siya. May tama sa ulo, tay. Sabi niya siya lang ang mga he will solve the problem in 3 weeks. Ang military kailang arrestuhin because nandito ako ready to solve the pandemic that has struck the entire planet Earth. And he will solve. Tama. Kung ganun na siya, tama. I agree. Punta siya dito, mag-usap kami. Kung ang solusyon niya, okay. Pwede. Sabi ko sa military niya. Padre, tama si Mato. Alis na ako. Puro kasi mga reklamo itong mga tao na ito eh. Kaya nga. Ito yung private sector na yung puwanan lang rin ang sweldo pero may bahay either financing o maupa sa ano kategory unfairly though middle class na yun sila. So sila sinulatan ako ni Governor John Becrimoni. He said, among the memo dumating sa akin is, humingi nito, among them is Governor John Becrimoni, who is appealing to include the middle class in their constituency because kailangan nila. Ako, I agree. I know the political, economic horizon of the country. At least, nung akin lang, maliit kong sabi ko, hindi ako nagyayabang, maliit lang yung akin, how I deal with the problem. Alam ko, at ako maari lang, sali ko sila. But can they be included in the 270 next month. Oh, hindi nga. 217 yun yun. 300,000 minus 270. Yan ang maingat. Kasi yung sa estimate namin,